Grabe yung amoy. Talagang nangangamoy. Narinig nyo yun? Yung mga tunog ng ibon. Ganito katahimik yung lugar namin. Yan. As in, yun lang talaga yung maririnig dito. Ibon. Pero ang ganda talaga ng lugar namin dito. Ganito gusto ko yung crispy. So, na yan. Mabilis lang kasi sobrang ano, mainit yung mantika. Look. Uy, grabe, ang sarap. Diyos ko. Excited na akong kumain. Tapos yung dalawa, ito, ganitong tuyo. Is it ready, the rice? Yeah. Yeah, I think that's it. Yeah, you can turn it off now. So this is my fried rice. So this is the tuyo. Uber. Nasusuka daw siya. Walang hiya. Wala ka dyan. Basta kung masarap to. At ito naman yung talong. Yan. So niluto ko siya sa air fryer. Balatan lang natin. Shoot, ang init. There you go. Tapos, hihiwain lang natin siya. Ganyan. Aw. So ganito lang, hihiwain lang natin ng maliliit. Kasi wala akong cucumber. Masarap to. Pero mas masarap talaga yung talong ng Pinoy. Yun ano. Mas masarap talaga ang talong ng Pinoy kaysa talong ng puti. Ito kasi talong ng puti to eh. Yeah. Tapos lagyan natin ng gherkin. So yung maliliit na mga pipino nasa garapon. It's my sili. Yun din, hiwain din natin siya ng maliliit. Yung asawa ko ay nagtinapay lang sa kanya. Tinapay, ayaw niyo ng amoy. Yung kinain ng asawa ko, tinapay at bacon lang. Dahil ayaw nga niya ng amoy. Wala siyang arte-arte niya. Wala siyang magagawa. Dahil ako ang napangasawa niya. At... I think I may have overcooked the bacon. Sorry? Yeah, if I overcooked the bacon. Never mind. So, ayan, salad. May pinakurat ako na suka. Yan. Para hindi siya masyadong maanghang, lagyan ko siya ng sabaw ng gherkins. Uy, grabe ang bango. Naglalaway ako eh. Tignan natin. Sarap? Lagyan ko lang siya ng white sugar para mabalance yung ano niya, lasa. And then, lagyan natin ng salt and pepper. Masarap din to sa ano, inihaw na isda. That's it. Done. May plato ng ako dito.
maglagay tayo ng pinakurat para sa toyo. Ganyan. Konti-konti lang muna, eh, kasi sayang. Mahal din tong pinakurat dito, eh. Then, meron akong tomato. Cherry tomatoes. And then, meron akong ano dito? Coffee. Yan. Galing pa to ng Pinas na coffee, ha? This is the pinakurat. Tapos, yung tuyo. Tapos, may tomato din. Yung fried rice. And then, yung talong na salad. And then, yung Philippine coffee. Yan. Let's eat! Tapos, magkamay lang ako dahil masarap magkinamay. Bigyan tayo ng salad. Grabe, I'm so excited! Unahin natin ito. Gusto ko itong ganito. Oh. Ay, ito pala yung tinatawag nila na goodbye head. Goodbye head. Yan. Kantayin ng tomatoes. Dali! Dali na. Kain tayo. Oh, lasang Pilipinas. Para makita nyo. Pero mas masarap talaga yung talong ng Pinoy. Kaysa talong ng puti. Huwag kayo mag-isip ng masama. Honestly. Oh, karelate kayo niya, no? Dito kasi, yung mga talong dito ng mga puti, matataba, malalaki, pero walang lasa. Yung mga, sa Pinoy naman, na mga talong, maliliit lang siya, pero masasarap talaga, iwang ko lang. Ganun din ba? Ganun ba? Sorry. Ganun ba kayo? Nasasarapan ba kayo ng talong ng Pinoy? Look on. Mumukbangin ko talaga ito. Tomatoes. Grabe. 1 year ako nag-antay ng ano, ng tuyo na to. Manood lang kayo dyan, ha? Hmm. Bitman ko to. Sabi, oh. Ewan ko alam tawag nito na tuyo. Hindi ko alam kung ang pangalan yan. Basta masarap din to. Ang sarap, hindi masyadong maalat. Sarap ng tuyo na to. Alam mo, bukang bibig ko talaga masarap, masarap, masarap. Masarap naman talaga kasi. Iba talaga yung pagkain na kasanayan natin, ano? Dito kasi, french fries, chips, mga ganon, potato, pizza, parang siya hindi yung comfort food ko. Check mo ko itong isa. Ganon din siya, parang pinikas, pero hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ito, medyo maalat siya, pero masarap yung goodbye head. Ito naman, hindi siya masyadong maalat. At saka malaman. This one naman is parang manipis yung ano niya, laman. Pero tignan ko nga rin. Pero masarap, hindi rin maalat. Alam mo yung kamay ko mamaya. Mabaho. Ang tagal pa naman matanggal ng ano, ng amoy nito. Balaki dyan, manood lang kayo, ha?
Ilan mo na tayo ng coffee? Coffee from Philippines. Oh, shoot, ang init. Alam niyo ba? Ito nga, dahil matagal ko na itong kinikrave. Tapos nung, yun nga, yung kaibigan ko, message siya agad. Buti na lang, andun siya sa Pilipinas ng mga time na yun. Tapos pinadala niya sa akin kahapon, na-receive ko nga ito kahapon. Yung kamatis, maliliit din, no? Hmm. Alam niyo ba, sa Pilipinas pa ako, kadalasan yung ulam namin ay mga gulay o kaya ito, tuyo. Bihira lang kami magkaroon ng isda o karne. Pag nagkaroon kami ng karne or isda, feeling namin ang yaman-yaman na namin. Hindi naman mayaman, pero feeling namin nakaka-afford kami. Pero normally talaga yung ulam namin, ganito, tuyo, tapos mga gulay, yan. Tapos minsan, may mga kapitbahay kami nagbibigay, kumbaga meron silang ulam. Binibigyan nila kami like pinaksiw na isda, ganyan. Ang saya-saya na namin. Kaya ngayon, hanggang ngayon talaga na, kahit andito na ako sa England, parang, syempre dahil nakasanayan mo nga, kinalakihan mo yung ulam na ganito. So parang, hinahanap-hanap mo lagi. Syempre yung mga rich kid, hindi naman to, hindi naman ganito eh. Parang, wala sa kanila yon. Sa akin kasi parang, it's a big thing for me. Para bang ano, binabalikan mo yung mga nakaraan. Yung buhay nyo dati, kung ano yung buhay nyo, ganun. Maganda rin ano yon. Magandang lesson yun na parang dahil lumaki ka sa hirap, yung bang parang marami kang natutunang lesson ba? Tapos, ang maganda doon kasi, kahit ganito lang yung ulam nyo, na-appreciate niyo. Tapos, pag may bagong ulam kayo, may bagong mga pagkain na natikpan niyo, lagi nyo talaga na-appreciate. And then, parang ano, parang na-amiss ka lagi. Pag may bago kang natikpan, sarap talaga. Tapos dati yung ano, ganitong tuyo, itong goodbye head. Pag ganitong ulam namin, yung bunso namin kapatid at ako, dahil kami lang yung natira sa bahay, kasama mama at papa namin. Pag every time kumakain na kami, halimbawa lunch or dinner, ganun, tapos ganito yung ulam, para naman maganda pakinggan, maging social, lunch and dinner. Pero yung ulam, tuyo. So ayun, lagi kami nag aagawan talaga ng ulo ng isda ay ng ito ng tuyo. Minsan talaga to the point na mag-aaway na kami dahil nga sa ulo ng tuyo. So apat kami kumakain noon, ako, yung tatay ko, nanay ko, tapos yung bunso kapatid. Minsan talaga ano lang siya, parang limang piraso lang ng ito na tuyo, tapos maliliit. Pero alam nyo, ang saya-saya na namin. Totoo yan. Sobrang hirap ng buhay namin dati. Hanggang ngayon naman. Sobrang hirap talaga ng buhay dati. Talagang, minsan, na-try din namin na kumain ng tuyo, ay nang kumain ng rice, tapos, nilagyan ng oil, at asin. Yun, masarap din yun. Sobrang sarap din yun. So ayun, busog na ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang ubusin yung rice. Ang dami kasi. At saka itong mga tuyong ito, syempre, ilagyan natin ito sa container para ulamin na naman. Habang tumatagal, lalong sumasarap yan. Nagpawisan ako, oh. Napaka-perfect ng combination. May talong na salad, may tuyo, may tomatoes, fried rice, wala lang itlog. Tapos, pinakurat na suka. Ah. Heaven on earth.
Lahat na. Natawa siya sa heaven and earth. Ang bilis ko rin talaga mabusog eh. You know what? My finger later. What? My finger. It smells like... Huh? Smells like your bum. Ayan. Tapos, alam mo, sayang ubusin ko to. Diyos ko. Tubig ang katapat nito. Maraming tubig. Alam niyo na. Hindi rin magandang kumain ito everyday ha. Kaya dahan-dahan kayo. Higupin natin ito. Eh? That's it. That is for today's video. If you guys like my video, please like, comment, and subscribe, please. So that's it. That is for today's video. I'm full. Sarap kumain, tapos may kwentuhan. Tapos may coffee. Ngayon, namumutla na ako. Okay, bye guys! See you later!